And sa video na to, alamin natin kung anong magandang bilhin ngayon sa stock market ng Japan. Okay, so gamit ang Naito Securities, i-check natin kung dahil medyo mababa nga yung Japanese yen ngayon. Tignan din natin kung affected ang Nikkei 225 or yung Nikkei 400. Kung saan makikita natin lahat ng mga companies na pwede nating pagpilian para makabili ng stocks dito sa Japan. Okay, so simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So ito yung page or yung main page ng Naito Securities. So kung wala pa kayong Naito Securities at nandito naman kayo sa Japan, libre lang namang mag-open ng account dyan. So kung gusto nyong mag-stocks dito sa Japan, gamit yung Naito Securities, ilalagay ko yan sa description box. So meron din kami mga previous videos kung paano mag-open ng account ng Naito Securities. I-check nyo yung aming playlist. Okay? So balik tayo dito sa screen ng Naito Securities. Pag open nyo pa lang, pagka-login ninyo, ito na yung makikita ninyo. So dito sa gitna, ito yung combination ng mga assets and actual balance. So meron tayong 105,854 na actual balance dito. So ibig sabihin, ito yung amount na pwede natin gamitin para makabili ng stocks ng kahit anong companies dito sa Japan. Okay, so ang rule ay 100 shares yung minimum na bibilhin natin. So meron tayong 105,854. Magkano yung pwede nating, hanggang magkanong stocks ang pwede nating bilhin? So gamit tayo ng calculator. So ibig sabihin, 100 stocks, 105,000, lalagay ko dito. So ibig sabihin, 105,854, i-divide mo lang sa 100 shares. So pwede tayong bumili ng stocks worth hanggang worth 1,058 yen per share para mabuo natin yung 100 shares. So ibig sabihin, pinakamahal na naman pwede nating mabili per share is 1,058. So kung mas mababa pa dyan, ibig sabihin, let's say halimbawa, bibili tayo ng mga worth 500 yen of stocks lang. No? Ibig sabihin, pwede tayong bumili ng more than 100 shares. Pwedeng 200 shares. Basta pasok dito sa ano natin, dito sa amount na available. Okay, so puntahan na natin yung, click natin yun, yung current na yun, ano? Balik ako doon sa home, and then yung current dito. So ano ibig sabihin yan? Pwede naman nating gamitin yung translation ng Google. Ayan, no? Details of asset status. Click natin yan, details of asset status. Ayan. So kung hindi kayo nakakabasa pa ng mga kanji, pwede nyo namang gamitin yung translation ng browser na gagamitin ninyo. So ang gamit ko ay Microsoft Edge. So dito nakalagay na yung mga assets. So wala tayong assets for Japanese stocks. Yan, wala tayo. Dahil nabenta na natin previously. Kaya ang total na meron tayo, yan, 105,000. So, bibili tayo ng stocks sa Japan. Okay? So, paano tayo bibili ng stocks sa Japan? Kailangan muna nating maging familiar sa mga stocks na or sa mga companies dito sa Japan. Pero, paano natin gagawin yon? So, meron tayong website na ginagamit para makita natin lahat ng mga companies. Yun yung investing.com. Okay, sa investing.com, meron na silang listahan ng mga companies na pwede mong pagpilian. So itong nakikita nyo ngayon sa website or nakikita ninyo sa screen, ito yung Nikkei 225. Okay, Nikkei 225 meaning 225 companies ang nandito sa listahan na to. 225 companies. Okay, dito lang. So sa 225 companies, nakalista dyan yung parang top 225 companies. And then meron ding JPX, ito naman ay JPX Nikkei 400. So top 400 na companies. Okay, so ito yung mga listahan. So anong ginagawa ko? Kinakopy ko lang itong buong components or yung buong Excel. Mukha siyang spreadsheet, no? So kinakopy ko yun, hina-highlight ko yan. Yan, highlight ko yan, highlight, scroll down, highlight, and then hanggang sa marating ko yung pinakababa. Dahil hindi kasi ito nasusort dito sa page na to, kaya kinakopy ko. Ayan, copy, and then control C para makopy, and then pupunta ako sa Excel para dun ko na ipipaste. So nagawa ko na siya kanina, ayan, eto na siya ngayon, at sinort ko na siya by smallest, from smallest to largest. So eto na yung mga companies kanina na galing doon sa website ng investing.com. So para malaman, kaya ko to ginagawa para malaman ko kung ano yung companies na kaya kong bilhan ng stocks. Dahil dito na-sort ko na siya from smallest to largest.
So sabi natin kanina, 1,058 yen. 1,058 yen yung kaya nating bilhin per stock hanggang 1,058. So kung titingnan natin dito, itong last na to, itong row na to, yan yung presyo, yung current last price nung company na to, nung stocks ng company ng letter B. Okay, sa column C, yung last price ng nasa column B na company. So kung titingnan natin, scroll down hanggang ito, hanggang row number 44 yung kaya nating bilhin dahil dun sa actual balance na meron tayo. So ito hina-highlight ko ngayon. Ito yung mga companies na pwede nating pagpilian. Ayan. So scroll up ko lang ulit at hi-highlight ko yung mga companies na. So ayan, dati bumili tayo ng Enyos. Ngayon, ang Enyos ay nasa 505. Ito, yung row 11. Row 11 is 505. Meron din tayong tinitignan dito, which is yung 7 buck. Ang worth niya is 265 yen per share. Tingnan natin yung dalawang yan, 7 buck and Enyos. Okay? So, sa pag kinapin ninyo yung galing sa investing, merong link na yung mga yan. So, pag kinlink nyo yung 7 buck from Excel, mapupunta kayo ngayon dito. Ayan. Dito sa kanyang, mapupunta kayo dito sa chart nung 7 bank. Okay, so ito yung code niya, 8410. Pwede niyo ring gamitin yung mismo yung itong Nitro Securities para i-search yung status ng company ng 7 bank. So ang gagawin lang natin is kunin lang natin itong 4 digit na to, yung 8410. Yan, copy lang natin 'yan. Tapos balik tayo dito sa page ng Nitro at dito sa taas, itong taas na to. Ito yung code. Dito natin ipipaste yan. Yan yung 8410. And then search. Search. Click yung search. At lalabas na yung 7 bank dito. Ayan o. 7 ginkgo. Yan. Pag kinlik mo yan, click natin 7 ginkgo. Lalabas ngayon yung status ng 7 ginkgo. Kung ano yung status niya sa chart. Yan. Ito. Kung ano yung details ng company. Yan. So, naka-Japanese nga. Kaya gagamitan lang natin translation ng browser. So, para may idea tayo. So, kung gusto nyo ng ganyang way, may Google Translation, mas maganda para mas maintindihan. Then, yung sa chart, ito yung chart ng 7 Ginkgo or yung 7 Bank. Okay? So, sa ngayon, ganyan yung status niya. By monthly, noong... So, pwede ninyong gamitin itong way na to, yung Market Joho, yung Maketo Joho ng Nitro Securities or yung sa 7 or yung sa investing.com. Okay, sa investing.com, meron din silang sariling chart. Yeah. So, dito, gamitin natin yung sa investing.com. So, sa ngayon, ang price niya ay nasa 265 nga, di ba? So, kung makikita natin yung chart na to, pababa, talagang bagsak siya from 644 noong kailan to, mga 2015. Ngayon 2022 na sobrang bagsak niya, no, 265. So, yan yung chart niya. Puntahan natin yung technical analysis nitong 7 bank. Yeah. Kasi mas more on tumitingin ako sa technical analysis ng isang stock at yung long term niya. Titignan natin. So, dito, monthly niya, nakalagay dito, strong buy. Ayan, strong buy. Yung moving average niya, naka-buy. Technical indicators niya, like yung mga RSI, lahat yan, pag sinummarize mo, strong buy ang nakalagay dito. Strong buy. Okay, so, ibig sabihin, ito pwede mong gamitin to para makapag-decide ka kung gusto mo bang, kung tama ba na ang decision mo na ang stock na to ang bibilhin mo. So meron pa tayong isa kanina, yung Enyos. So pag pumunta naman tayo sa Enyos, ito yung Enyos. Okay, Enyos dito sa investing.com, ang presyo niya ngayon is 505. Ayan, 505.3. So recently, bagsak nga din yung Enyos. Lalo na noong 2020, ayan, noong kasagsagan ng pandemic and then umangat-angat na siya. And kung titingnan naman natin yung technical analysis ng, yan, click natin yung technical analysis ng Enyos, ay kung hourly or kung active trader ka, ang titignan mo dyan, yung mas mabilis na mga, like 5 minutes, yung mas mabilis na oras, like 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, tsaka hourly. Pero kung long term ka naman, kasi dito sa hourly, strong sell siya. Okay, strong sell. Ibig sabihin, kung meron ka ng hawak na Enyos, ibenta mo na siya. Ayan, strong sell lang ibig sabihin. Pero kung long term naman yung gusto mong gawin, click mo yung monthly, makikita mo, strong buy na siya. Okay, strong buy. Yung moving average niya is strong buy. Technical indicators like RSI, Stochastics, MACD, ADX, lahat yan, buy. So,
ang summary niya, strong buy. Yung moving average at yung technical indicators niya ay strong buy. So, alin ang sa dalawa ang bibilhin natin? Yun yung pagdidesisyonan natin ngayon. 7 ba? Or itong Enyos. So, dahil... So, yun na lang. Dalawa na lang ang problema natin. Alin sa dalawa? So, dahil nakabili naman na kami dati ng Enyos at kumita na kami dyan at never pa kaming bumili ng 7 ba? Doon na muna tayo sa parang sure, no? Doon tayo sa Enyos. So, bibili tayo ng Enyos. Dahil 505.3 yen siya per share. Balik tayo dito sa Naito at i-type natin dito sa taas kung ano yung code ng i-type natin yung code ng Enyos. So, click natin yan, search, at lalabas na yung Enyos dito. So, dito sa baba, nakalagay ko buy or sell. So, yung red na may kanji, buy, and then blue is yung sell. So, click natin yung buy. Then, mapupunta na tayo sa buying page ng Enyos. So, dito may mga dito sa left side, ito yung mga general options niya. Wala ka nang kailangan baguhin dyan. So, ang gagawin mo lang dyan is ito. Itong Suryo, ibig sabihin yung number of shares na bibilin mo, minimum is 100 shares. So, ang gagawin natin is click natin yung plus sign, 100 agad dyan. Okay, yun yung minimum. Then, magkano natin siya bibilin? Yung range daw na pwede nating bilhin si Enyos ay from 405.3 to 605.3. So, ano yung range na yan? Dito sa right side yan natin makikita. Ito yun. Ito yung mga nagtitrading sa ngayon. So, dyan natin makikita kung magkano yung trading value at yung nasa gitna niya, iyan yung amount kung magkano siya ngayon. So, ang magkano siya? 505.3. Kung titingnan natin dito, itong gitna nito is 505.2 yung kasunod. So, nandito lang siya sa gitna. Okay, itong gitnang to. Yeah. So, bibili natin siya as is, 505.3 para kumagat agad yung presyo. Kasi kung tataasan or bababaan pala natin kasi bibili tayo ng shares, di ba? So, kung bibili tayo, pipiliin siyempre natin yung mas mababang price, no? So, pipili tayo dito sa baba. Let's say, 504.5. Ibig sabihin, maghihintay tayo. Kung mas mababang presyo yung gusto natin, mas matagal yung paghihintay natin. Kung bababa sa ganyang presyo yung Enyos. Okay, within that day. So, ang gagawin natin is same price. Kung ano yung presyo niya within that day, yan yung ilalagay natin. So, ang magkano siya? So, pag nalagay na natin yung amount, magkano na yung presyo niya is 50,530. Ayan, 50,530. And today, ayan, today natin siya gagawin. Or pwede din natin gawing Kikan Shitei. Ayan, Kikan Shitei. Hanggang kailan tayo maghihintay na mabenta yung, or mabili. Hanggang kailan tayo maghihintay na mabili sa ganoong presyo yung stocks na yan. So, kung itong pipiliin niyo Tojitsunomi, ibig sabihin, hanggang today lang yan. Kung hanggang today lang yung presyo na yan. Pag hindi umabot sa ganyang presyo, natapos na yung trading, cancel na yan. Automatic cancel na yung inyong transaction. Kung ito naman, Kikan Shitei, hanggang, alam ko, hanggang 1 month pwede. So, try natin kung hanggang 1 month ay pwede. Eh, sabi niya dito, kung saan na siyang namili. Eh, Kikan, itong mga naka-highlight dito, yan, yung mga naka-highlight, yan lang pwede niyong piliin. So, let's say, hanggang November. Ayan, November 2. Ayan, pag kinlik niyo na yung November 2, then, Chumon. Ayan, click naman natin yung Chumon, Nayo, o Kakunin Suru. Ibig sabihin, okay na tayo dito sa mga values na pinili natin. Then, click OK. Ayan, click na yun. And then, nakalagay dito, merong notice. So, dun sa, kung gusto niyo mas maintindihan agad, the last day with rights for this stock is Wednesday, September 20. If you specify an order deadline, please specify that up to the last day with rights. Ayan. So, ibig sabihin, mali yung pinili natin. November kasi yung pwedeng option eh. So, sabi nila dito, September hanggang September 28 lang yung pwede mong piliin. So, balik tayo sa baba. September 28 yung piliin natin. September, click natin September 28. September 20. Tapos, so okay na, no? Futsu, Ipan, 100 shares, and then, okay na to. Wala naman tayong babaguhin dyan. Magkano yung presyo natin bibilihin? 505.3. 50,053 yung halaga for 100 shares. Then, yung Kikan niya hanggang September 28. Then, click na natin yung
Chumon Nayo o Kakunisu. Okay. So, ito, papakita niya ngayon yung summary ng inyong bibilhin. Yung summary ng mga pinili niyong option kanina. Ayan, tapos meron siya dito additional na payment, which is yung charge niya, handling fee, which is 183 yen. Okay, kaya magiging 50,730. And then, type niyo na yung inyong password dito para ma-confirm yung transaction. Ayan. So, type natin yung password, then, Chumon Soup. Ayan. So, another page, nakalagay dito. Ayan. Tingnan natin kung ano nang nakalagay. Ito yung note niya, no? Ayan. We received your order at 1716 on September 19, 2020. Okay. So, ibig sabihin, hihintayin na lang natin kung mabibili natin yan o hindi. Okay. So, andyan na lahat ng details kung magkano siya. Pag nabili natin siya, ito na yun siya. Purchasing capacity after placing an order. So, pag nabenta na natin, ayun, pag nabili na natin yung stocks na yun sa halagang 50,713 yen, ang matitira na lang sa ating 105,000 plus is 55,141 na nabili na siya. Okay? So, sa ngayon, hindi pa siya nabili. Kasi, balikan natin yung home button. Ayan, wala pa. So, ito pa rin siya. Pero kung mapansin nyo, yung buying power natin dito nagbago na. Naging 55,141 na lang yung buying power kasi nakakommit na yung 57,000 doon sa Enyos. Kapag nabenta yun or nabili yun, bakit pa ako benta na meta? Pag nabili yun, yun na. Mababawasan na itong ating buying power dito. Okay? Mababawasan siya kasi papupunta na siya dito sa yan, Kokonai, ito, itong Kokonai Kabu, which is yung mga stocks dito sa Japan. So, sa ngayon, wala pa. So, tingin ko yung trading hours ngayon ay sarado na kaya hindi pa siya nagre-reflect. So, abangan na lang natin yan sa mga susunod na oras. So, ayan guys. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Kung nagustuhan nyo, please like this video at mag-comment na din kayo at i-share nyo na rin to sa mga gustong matutong mag-stock market dito sa Japan gamit ang Naito Securities. Ayan. Thank you so much for watching. Kung nakasubscribe ka na, thank you so much again. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos. At sa mga interested sa ibang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan, katulad nito, meron kaming investing dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Okay, thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas dito sa screen. Bye!